Hello po sa inyong lahat, Odessa Morales, ang inyong virtual physical therapist. Don't forget to like and subscribe my channel. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit nagkakaroon ng pananakit sa likod at panghihina sa mga legs ng ating mga pasyente or ng mga kababaihan pagkatapos nilang manganak. Sa mga pictures na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng back pain pagkatapos manganak. As you can see in this picture, yung position po ng babae during labor is naka-flexed yung hip, naka-flexed yung knee, and then yung katawan is semi-flexed. So ano ngayon kung ganyan ang position? So ang nangyayari po, nagkakaroon po ng overstretch doon po sa lumbar plexus or doon po sa spinal nerve ng ating likod. According to my research, yung safest position daw during labor or pag nanganak tayo is naka-higa sa tagiliran, naka-side-lying position. Pero hindi naman po siya common, di ba? Kasi pag nagli-labor tayo, usually yung position natin is naka-semi-supine or naka-upo at naka-flex yung hip at saka knee. So, that's why common po yung back pain at weakness sa legs ng ating mga pasyente. So, tandaan niyo po itong picture na ito. Yung iliac crest natin o yung tinatawag natin yung sa may balakang part natin na buto, dyan po yung level ng vertebra natin na kung saan lumalabas yung spinal nerve. So, yung level na yan po is L4. So, L4 hanggang S3 po, dyan po lumalabas yung sciatic nerve natin na kung saan nagkakaroon po pag na-overstretch po yung sciatic nerve natin, ay nagkakaroon po tayo ng parang pamamanhid sa ating puwetan. So, masakit yung likod natin and then namamanhid po yung puwet natin and may weakness tayo pag nag-hip extension tayo o yung sumisipa tayo patalikod. So, medyo mahirap po gawin yan. So, yung sciatic nerve problem na merong back pain, pamamanhid sa puwet, siya po yung common problem sa mga post-pregnant women. Ang sunod naman is yung tinatawag natin na femoral nerve. So, yung femoral nerve naman, as you can see, di ba, sa taas ng ating, yung sa waist bone natin, so mga 2 inches above that, from L2 to L4, is yan naman ang tinatawag natin na kung saan lumalabas yung femoral nerve. So, ano naman ngayon yung femoral nerve? So, yung femoral nerve kasi hindi siya masyado common sa mga pregnant women. Pero, minsan, nakakaligtaan po natin. So, paano natin malalaman kung femoral nerve ang problema? So, yung femoral nerve po is doon po siya nagsusupply doon sa harap ng ating legs. So, ano ba yung function ng femoral nerve? So, pag meron kayong weakness during hip flexion, yan po, ibig sabihin, femoral nerve po ang problema. So ngayon, na-identify na natin kung ano ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng back pain sa ating mga post-pregnant women. Okay? So, sa aking channel, meron ako mga exercises doon for back pain, how to do it initially. So, pwede nyo pong gawin yun. Ipo-post ko po ang link sa baba ng video na ito. Kung meron po kayong katanungan, don't forget to email me odessamorales.pt@yahoo.com or send me your message sa aking Facebook Messenger, Odessa Morales PT.